Hi guys, good day, good evening dyan sa inyo sa Pilipinas at sa ating mga taga-subaybay. Ngayon po ay December 4, 2019 at ito po ang part 1 ng ating video tungkol sa mga PSE stock trending sa Instagram. So ang top 10 po natin ngayong araw na to, sina Fruit, BCOR, MPI, ABS, ISM, FNI, AC, DMC, MWC, saka si PSEI. Okay. So, bago po ang lahat ulit, pakibasa muna ang ating disclaimer. Okay po, punta po tayo sa ating stock. So, unahin po natin si PSEI. Ayan. So, si PSEI po ay nag-red ngayong araw na to. So, meron siyang negative 0.5%. So, actually, buong maghapon, medyo mababa po si PSEI. I think more than negative 0.8%, pero nitong bandang hapon medyo binatak na lang siya pataas. Ayan. So okay pa rin naman yung chart niya guys, kasi gaya ng sabi natin nung una, naka-break na siya dito sa kanyang lower trend lines at dito sa kanyang MA9 is mukhang nagsusupport pa rin naman siya. So hopefully makarecover siya. So nitong maghapon kasi ang lakas ng usap-usapan tungkol sa dalawang companies about si MPI sa kasi Ayala. So mamaya tignan natin guys kung anong nangyari sa kanila. So kung titignan po natin ang ating RSI movement, pataas pa rin naman siya. So hindi pa rin naman niya nabibreak yung kanyang upward trend. So hopefully mag-rebound na siya bukas para magtuloy-tuloy po ang recovery ng ating index. Tapos medyo umurong ng konti yung pag-akyat ng kanyang MACD dahil nga sa nag-negative siya sa araw na to. Pero tingin natin is healthy pullback pa rin si PSEI at medyo tumaas ng konti ang kanyang index. Mula sa pinakamababa na around 7,700 kaninang umaga. Okay? Tignan natin kung anong nangyari dito sa ating index. Ayan. So meron po siyang 922.23 million na net foreign buying. Ayan. So hindi pa rin maganda yung lahat ng kanyang indicators, pero maganda to guys ha. Kasi halos 1 billion po yung pumasok na pera sa ating index ngayong araw na to. So sumasalo ang mga foreigners. Tignan po natin ang social live feeds. Ayan. Sabi ni Perry, wala pa daw short selling dito sa PSE. So marami nag-aantay dyan kasi lagi pong nababa si PSEI. Ayan. So sabi naman ni Bomalo, PSEI. Ayan. So may mga drawing siya. Kasama niya si Bollinger Band. Sabi naman ni Spartan Investor. Ayan. So may magandang news guys ha. Yung US-China move closer to trade deal despite heated rhetoric. Ayan. So meron pa mga bullish dito kasi yung US-China trade deal is mukhang may direction pa rin na pinapatunguhan. Hindi kagaya kahapon na parang hindi maganda yung usap-usapan sa kanya. So sana magtuloy-tuloy yan. At para makabawi na po ang ating index. Ayan, punta po tayo sa ating top na stock ngayong araw na to. So si Prutas. Ayan, so okay, umurong pala yung price ni Prutas na naman ha. Ang hilig pong mag-pullback nitong si ano, si Prut. So kaninang umaga nga guys, ito pong si Prutas ay medyo malaki yung gain niya. So umabot, nakita natin around 5% yata to. So mula sa previous closing niya kahapon. Akala natin magre-recover siya, pero mukhang hindi pa ganun kalakas kasi nagkaroon kaagad ng profit taking sa kanya. So ayan guys, so tignan nyo. Kaninang around 240, biglang may bumuhos na dalawang malaking volume. Kaya bumagsak po yung kanyang price. Pero nagsusupport naman yung kanyang MA100 dito sa 5-minute chart natin. So hopefully, nag-profit taking lang siya at magtuloy-tuloy ang ating Fruit. Kasi meron naman na siyang pwedeng gamitin support dito guys. So dito sa baba ng ating red candle or dito sa consolidation or average ng kanilang price around 1.44. Ayan. So medyo may buhay si Fruit dito sa ating mga traders. So tingnan natin kung ano sinasabi ng ating public investors kay Fruit. Ayan, so meron ng foreign ulit ha, 1.2 million na bumili. So wala pa tayong indicators kasi nga ilang araw pa lang siya. At mukhang nagbobodega nga po ang mga foreigners
dito kay fruit. Ayan. So, tignan natin ang social life feeds na related po dito kay fruit. Sabi ni The Trading Comedy, fruit, 1 million plus volume, harang gaming or mang-iiwan na ba o magpapasundo pa? So, nakikita ni The Trading Comedy yung malaking volume na pumasok sa kanya. At hanap pa tayo ng isa, sabi ni PSE Warzone, muntik na maging bull trap sa closing, buti magaling ang jockey, sabi ni PSE Warzone. Ayan, sabi naman ni Lloyd, hindi buhos nangyari kanina kay Fruit. Yung mga traders lang talaga na ipit na gustong makaisa yung problema. Kung kaninang umaga sana sila nagbenta, nag-stable sana sa 1.6. Ayan. So, nakikita ni Lloyd, yung mga na-trap natin ay nagbenta na. Ayan. So, in the short term, nakikita natin is pwedeng magkaroon ng maliit na trading range. Ito yung support. So, dito po sa from 1.44 siguro hanggang 1.6. Okay, yan po yung nakikita natin kay Fruit. Punta tayo sa ating next trending stock na si BCOR. So, silently tumataas si BCOR, guys. Ha? So, akala natin doon sa previous review natin is magpo-pullback itong si BCOR kasi nga nung tinignan natin yung mga buyers niya, puro mga ano lang, locals lang. So, wala pong foreigners na bumibili dito kay BCOR. Pero ngayong araw na po ito, yung last candle niya kasi nag-support yung ating upper trend line. So, akala natin dito sa loob ng channel, maglalaro ang price ni BCOR. Pero ngayon, ang lakas po niya. Meron siyang 12.19% na gain ngayong araw lang na to. So talaga binatak ng mga traders natin itong si BCOR. So tingnan natin kung may mga positive news sa kanya, ha. So yung RSI niya is napaka-bullish. Ganun din yung kanyang MACD at ang kanyang price. So kung titignan mo ang history kasi ni BCOR, guys, may case nga siya na minsan nagiging parabolic yung price niya. And then suddenly, ang iingatan lang natin is yung biglang buhos niya. So, nandito siya sa horizontal resistance natin ngayon. So, sakto siya around 3.6. So, pag nabasag yan, possibly umakyat siya hanggang 4.57. So, pero sa tingin natin, medyo nag-start ng mag-overstretch itong si BCOR kahit na medyo malaki yung kanyang volume. Medyo ano na kasi ito, mukhang marami nang pumasok sa kanya. So masyado na siyang obvious sa ngayon. So in the short run, pag nandito ka sa stock na to, antayin mo na lang kung saan yung mga trailing stops niya para hindi naman mawala yung ano mo, yung gains kung sakaling magkabuhusan at bumalik yung price dito po sa loob ng channel. Ayan, tignan natin kung meron siyang trending news dito kay BCOR kung bakit umangat ang kanyang price. So, ngayong araw na to, meron siyang net foreign buying na 19.57K. So, hindi ganun kalaki. At maganda na po lahat ng kanyang indicator. So, hindi naman ganun kalaki yung mga buyers saka sellers na foreigners sa kanya. Sabi ni Leroy, BCOR, join in intraday as it retested the 5 minutes EMA, keeping in the profits with a trailing stop. Ayan. So, parehas tayo nang nakikita ni Leroy dito kay BCOR na magkaroon ka ng trailing stops. Should at least hold 4.45 according to my backtesting on each correction. Ayan, guys. So, possible magkaroon ng immediate retest itong si BCOR kasi ganun po yung DNA ng kanyang chart. Ayan. So, sabi naman ni Naruto Uzumaki. So, sabi niya, nice breakout. Ayan. So, may mga previous horizontal resistance na na-breakout niya. Tapos, next nga is yung nakita natin na peak ng price ni BCOR bago siya magkaroon ng correction. So, ingat-ingat na lang po dito kasi pag nag-correct itong si BCOR, matindi po siya. Ayan. Sabi ni Fall Metal Alchemist, BCOR using a simple BB50 crossover, SPY frat, there is no foolproof system. Ayan. So, tama siya. See how it failed few times to break out of the BB50, but once it does, it then transition to AOTS. So, mukhang optimistic din itong si Full Metal Alchemist dito kay BCOR. So maganda po nakikita natin kay BCOR in the short term. At i-ready nyo lang po yung mga trailing stops natin para ma-secure yung mga profits. At sa mga kabibili lang, ingat po tayo sa massive pullback na ito kasi ugali po niya
yung biglang pagbagsak ng kanyang price. Okay, yun po yung nakikita natin kay BCOR. Punta naman tayo sa ating third trending stock na si MPI. So ayan guys, nag-oversold ng sobra-sobra si MPI ngayong araw na to kasi ang dami pong lumabas na balita na galit si Duterte dito sa mga oligarchs natin, especially yung mga nagmamanage ng water system sa Pilipinas, si Maynila at saka si MWC. Ayan, so itong araw na to nagbintahan po ang mga foreigners natin. Nakita natin sina JP Morgan, buhos ng buhos sa kanya at hindi mahinto ang pagbaba ng ating price. So ngayong araw nga na to, nagkaroon siya ng negative 10.71% na loss. So ang laki po ng nawala sa ating mga investors dito. Ayan. So na-break nga niya yung support niya na 4.27. Akala nga natin nasa consolidation phase lang itong CMPI kasi guys, tingnan mo. Nandito lang sa horizontal support natin yung kanyang price movement. So medyo marami sigurong sumakay dito sa candle na to, ha. Kasi nga parang history niya, pag nag-support siya dito sa 4.27, bumabalik pataas yung kanyang price. Pero dahil nga sa bad news na na-receive kanina, ayan, bigla pong bumagsak ng negative 10% itong CMPI. So hopefully magkaroon ng rebound bukas kasi sell-on news po ang nangyari sa kanya. Ini-expect kasi ng mga foreigners na magpa-persist yung negative news about kay Duterte. So niyayari po ni Duterte itong CMPI kasama na si ABS-CBN. So yun po yung mga laman ng mga usap-usapan sa ngayon. So hanapin natin yung next support netong si MPI naman. So hanap tayo. So mukhang malayo-layo yung kanyang next support. So actually nandito siya sa current support niya sa 3.92. So pag na-break po niya, pupunta tayo dito sa ilalim. So around 3.3 or 3.4 siguro ang next support po ni MPI. So medyo malaki-laki po yan pag bumagsak pa siya. So ang expectation natin sa kanya is babagsak pa talaga guys. Kasi yung news is presidente na mismo yung nagpa-follow up para magkaroon ng bagong deal dito sa ating mga water service system para hindi daw lugi yung mga nagbabayad ng buwis saka yung ating government. Kasi yung contract po yata nila is pabor sa mga companies na to at hindi po sa mga taxpayers. Ayan. So kilala naman natin si President Duterte, makamasa po yan. So in the short term, negative po ang perception dito kay MPI. So doon sa mga nagbabalak pumasok, antay na lang nating makalampas siya dito sa ating downtrend lines na ginuhit dito para po sure or not so sure, meron siyang possibility na mag-reverse ng direction. Pero sa ngayon, ang nakikita natin is magiging malakas ang downtrend nitong si MPI. So kung may hawak po kayo, medyo tignan nyo yung mga cut loss point nyo. Ayan, lalo na po sa mga traders na kagaya natin. So ngayong araw na to, laki o, negative 297.9 million na foreign selling po itong si MPI. So lahat na ng indicators ay negative at ayan, ang tagal na rin palang nagsisell ng ating mga investors dito kay MPI. So sabi sa social live feeds, boycott the MBP. So kay Pangilinan to and Ayala Company. Yan. So nagulat si Celestre. Why? Ayan. So tinitira po kasi ni Duterte yung mga oligarchs na sinasabi natin. Ayan. Sabi ni DN Trader, too long MPI. Ayan. So may drawing siya mga support na na-break ni MPI. Ayan. So sabi naman ni Sacred Clown, MPI, ayan, Manila Water open to compromise on 7.4 billion due from government. Ayan, naalala natin guys, si Manila Water kasi nagkaroon ng arbitration case sa Singapore at pinaburan po siya ng Singapore government dito sa case na to kasi na-violate yung contract na na-agree ng previous government dito kay Manila Water. So, kailang magbayad ng government. Kaya galit na galit po si Duterte kasi parang lugi pa yung government natin kasi sila yung magbabayad kay Manila Water
based sa previous contract nila. Ayan. So, ang tabayanan po natin yung mga susunod na mangyayari dito kay MPI kasi big news po ito at mukhang siya ang humila ng ating index sa araw na to. Ayan. Punta naman tayo kay ABS-CBN na isa rin na pag-initan. Ayan. Ayan, antindi pala ng bagsak niya ng umaga, guys. Ha. So, malamang po maraming napaka-atlos dito. Ha. So, katil lang natin. Ha. Ayan, umabot po ng negative 8.22% itong si ABS. Pero nag-recover naman siya ngayong hapon. At naging negative 2.64% na lang siya. So, in the short term po, wala po tayong nakikita maganda both dito kay ABS saka MPI kasi nandun pa rin po yung ano, yung sabi nga nila, yung ngit-ngit ng ating presidente. Ayan. So, ito yung magpa-persist na down trendline channel ni ABS hanggat hindi po na-aprubahan ang kanyang bagong frankisa. So, depressed din po ang kanyang RSI at wala tayong makita na possible upward in the near term dito kay ABS. So, ready na lang po yung mga cut loss natin dyan sa mga kagaya natin na traders. So, hindi natin alam kung isasara nga ba talaga si ABS-CBN. Ayan. So, wala pong net foreign dito kay ABS at lahat po ng indicators ay negative. So, wala na palang foreigners na nakaantabay po dito kay ABS-CBN. So, malamang matagal na silang nakalabas dito kasi napaka-long downtrend po ni ABS-CBN. Ayan. So, hindi po maganda yung chart niya lalo na sa ating mga investors. So, sabi sa social live feed, sana tayo na related sa kanya. Sabi ni Money Mo, Money Ko, ayan, ABS, Lopez, President Rodrigo Duterte to ABS-CBN, I'm sorry, you're out. Ayan, galit na galit po si ano, President Duterte hanggang ngayon. So, nagtatanim talaga siya ng galit doon sa mga nangyari nung previous election. So, hanggang ngayon, hindi po niya makalimutan. Sabi ni The Boy Hulib, I was mesmerized by the maze and I compared it with trading. As I noticed, there's no route of the maze just like in stock market. Ayan. So, mukhang very confused din tong si, ano, si The Boy Who Live. Ayan. Sabi naman ni Lore, guys, sino na naka-experience magkamali sa order? Sa halip na sell ang order mo, buy and sinelect mo, tapos huli na nung ma-realize mo as in much na yung order. Ayan. Sa sobrang kalituhan po at ang daming stock na bumabagsak, mukhang nagkamali po itong si Lore. Ayan. So, sabi naman ni Eddie Tangunan, so sabi niya ABS. Ayan. So, may news tungkol kay Alan naman. So, nagtag daw sa House Legislative si ano si Alan Cayetano. So, they would not tackle ABS-CBN franchise this year. Ayan. So, mukhang ma-hold yung usapan sa franchise ni ano ha. ABS-CBN. So, hindi po maganda yan in the near term dito sa ating company na si ABS-CBN. Ayan guys, ituloy natin ang discussion. Dito naman na kay ISM ang ating next trending stocks. So, ayan. So, siguro nagkaroon ng relief yung ating mga investors kasi may gain po siya na 0.52% ngayong araw na to. So, pero gaya po ng sabi natin, hanggat hindi siya nakakalampas dito sa ating downtrend line channel downtrend pa rin po itong si ISM. So, antayin natin yung mga susunod na news sa kanya. At sabi natin, very bearish siya kasi yung MA100 is napakalayo po ang distance sa ating current price. So, ayan. Although maganda yung earnings niya, kasi alam naman ng lahat, hindi pa po kasi na-implement yung kanyang pagiging third telco. Siya na yung official na third telco, pero wala pa rin naman siyang service na binibigay sa karamihan ng mga Pilipino. Ayan. So, makikita po dito sa RSI, down na down siya at saka yung MACD is bukang-buka pababa. So, hanap tayo ng related na topic dito kay ISM sa ating public. Ayan. So, wala pong net foreign buying or selling. Lahat po ng indicators ay negative. So, hindi po ganun karami ang mga investors galing sa mga foreigners. So, hanap tayo ng related dito kay ISM. Sabi ni FIBO Snatcher, ISM dito, pag may pasabog si Digo, alam na this. Pabor ito malamang kay Densyo. Ayan. So, alam kasi natin kaibigan ni President Digong itong si Dennis Uy. So, hanap pa tayo. Sabi ni Affluence, pag umakyat ISM, baka sakaling mabuhat lahat. Ha? Baka baliktad, sabi naman ni Dale. So, hindi po maganda yung nakikita natin
dito kay ISM in the short term. So balik po tayo kay FNI at pangalawang araw na niya nagtitrending ngayon. Ayan, so binawi din yung gain niya kahapon na around 8%. At ngayon po bumalik siya dito sa kanyang previous low. So tingin natin magkakaroon lang ng maliit na trading channel itong si FNI kasi wala pa po yung good news galing sa Indonesia. So nag-aantay pa rin siya ng catalyst para malaman kung mababan nga ba talaga yung nickel export sa Indonesia. So hanggang wala po yung news na yon, expect natin depressed na depressed pa rin ang kanyang prices. So ayan, yung RSI niya po ay hindi na umakyat at hindi nakakalampas sa ating downtrend line. At yung MACD is napaka-bearish po niya. So down siya ngayon ng negative 2.68%. At kung sakali man magkaroon ng rebound, meron po siyang maliit na trading range dito. So nandiyan po sa loob ng ating drawing na horizontal support saka resistance. So tingnan natin kung may news na dito kay FNI. Ayan, so ayan, net foreign selling po siya, negative 1.5 million. At lahat po ng indicators ay bearish. Ayan, at wala na po yata ang foreigners, puro nag-aalisan po sa kanya. So sabi sa social live feeds naman, FNI, 52-week low support, mag-support kaya or mabutas? Ayan, so malapit na sa 52 weeks low. Ito pong si FNI. So alam naman natin, pag nag-52 weeks low, pwede pa pong bumaba yan, yung kanyang price. Ayan. So, hanap tayo ng related. Sabi ni Maleficent, Hi, nako, FNI, kailan ka ba makakabawi? Napapagod na ako. Bantayan ka. Ayan. So, mukhang long term na naipit itong si Maleficent dito kay FNI. So, ang dami pong discussions dito, guys. Pwede nyo pong basahin to. Para ano, ma'am, ma-gauge natin kung ano yung sinasabi ng ating mga nagtitrade sa kanya. Sabi ni Aldrin Mazzo, FNI fruit, kambal talaga yan. Ayan. So, kambal na, pabagsak ang prices. Ayan po. So, in the short term, hindi po maganda si FNI, lalong-lalo na sa ating mga traders kasi wala pa po yung kanyang catalyst. So, ito naman po yung next na nagtrend, si AC. Kasi nga, guys, kasama siya dun sa mga pinaringgan ni President Duterte at isa din siya sa water concessionaire natin. So, nagpo-persist po ang kanyang downtrend line. Although nag-down siya ng more than 2% kaninang umaga, nakabawi po siya ng konti ngayong hapon at nag-loss na lang siya ng negative 0.18%. So mukhang nagsusupport po yung kanyang MA9. So tingnan natin kung ano pa yung mga possible support lines niya. So dito po sa 807. At so ang nakikita pa rin naman natin is down trend lines itong si AC. So tingin natin magsa-sideways siya dito bago siguro magkaroon ng breakout dito sa ating lower trend line. Kasi si Ayala naman po is a value company. So although medyo maliit yung kita niya ngayong third quarters, malaking company po si AC. So hindi rin naman siya basta-basta babagsak ang price. At nakita natin ngayong araw na to, kahit napaka-negative po ng news sa pagiging water concessionaire niya, mukhang marami pa rin ang nagsusuporta dito kay Ayala. So, hindi pa rin siya ganun ka-bullish kasi po yung RSI is below 50. Although yung MACD is nakabuka na, so hopefully maging catalyst to para pasukan po siya ng ating mga traders. Pero in the short term, kung sakali mang tumaas po siya, magre-resist po ang horizontal resistance natin na 846. So, malamang dito sa loob ng trading channel natin na ito, ang kanyang movement kasi nga, medyo mababa yung earnings niya nung nakaraan at nagpo-persist ang mga negative news na related po sa kanya. So hanapin natin ang public sentiment dito kay AC naman. So meron siyang malaki 46.57 million net foreign buying. So hindi ganun ka-bullish ang kanyang mga indicators, MAs. At ayan, so meron na rin palang accumulation ng foreigners ha, guys ha. So for the last 3 weeks or last month, 1 to 2 months, puro net foreign selling po itong si AC at mukhang nagkaroon siya ng mga relief ngayong nakaraang 3 araw kasi meron ng around 200 million na foreign buying sa kanya. Ayan, sabi ni Eddie Tangunan, Ayala purchases 15% stake in YSH for 108.6 million. Ayan. So may nabasa nga natin kanina, nag-iinvest itong si Ayala
sa isang foreign company at mukhang magiging daan niya itong foreign company na to para makapag-invest siya sa ibang bansa. So nag-i-expand pa po si Ayala, kaya magandang news or catalyst ito sa kanya, kaya siguro yung price po niya is hindi masyadong bumagsak. Ayan, so yeah, maganda po yung nagtitingin dito sa social live page kasi may mga balita na pwedeng hindi natin nababasa at dito makikita po natin siya kasi pinupost po ng mga nagtitrade sa kanya. Ayan, so sabi naman ni Michael Madera, MWC, ayan, so may pinapanood siya, water stocks got buttered massively, sabi niya. So tingnan po natin kung ano sinasabi niya doon sa video niya. Sabi naman ni Anton, okay, so leave emotions behind, happy trading Tayor. Ayan, so marahil ito po yung mga stocks na binabantayan niya tong araw na to. Ayan, so yun po yung nakikita natin kay AC. So sana matapos na yung bad news sa kanila ni MPI para magsimula naman makarecover yung mga prices kasi battered na battered po ang ating mga stocks, PSE stocks. Ayan, so next po natin si DMC. So affected din kasi itong si DMC guys. Ayan, nag-down na naman siya ng negative 3.85% at tingin natin magpo-persist yung pagbaba po niya kasi kasama din po si DMC. Meron po siyang holdings sa mga water concessionaire. So hati yata sila ni MPI, tig 50% sila sa Maynilad. Ayan. So kung anong negative news meron si MPI, maapektuhan po itong si DMC in the short term. So kagaya na nakikita natin, yung MA 9 niya is siya na yung nagsisilbing resistance line ni DMC. So mukhang maghuhukay na naman po itong si DMC. So hanapin po natin yung kanyang next support line at ayan, gaya ng sabi natin, medyo malalim na to guys, ha. So sa ngayon, ha, medyo hindi tayo ganun ka-optimistic dito kay DMC. Kahit oversold na po yan. So wala po siyang indications na magre-rebound pa rin. At pag bumagsak po sa support na 6.25, medyo malalim-lalim po ang pupuntahan niya. So yun po yung nakikita natin sa kanya. At yung next na support is wala tayong maiguhit na malapit po. Ayan. So ingat na lang po tayo. At always ready your cutting losses. Ayan. So tingnan nyo, napaka-bearish po. Yung blue line ng MACD natin is nandito pa rin sa ilalim ng ating red line. So hanggat nandyan po siya sa ilalim, yung price ay depressed din po. Yan po yung nakikita natin kay DMC. Hanap tayo ng related sa kanya dito sa news. Ayan, so meron siyang sumalo, 8.17 million na foreigners at lahat pa rin ng indicators po niya ay napaka-bearish. So hanap tayo ng social live feeds na related po kay DMC. So sabi ni Bito, DMC last line of support at 6.126, be careful catching. Ayan, so parehas po tayo na nakikita ni Bito kasi yung next support line po niya ay talagang malalim na. Ayan, so hanap pa tayo. Sabi ni Baby Investor, DMC, ayan, so nag-i-expand na yung kanyang Bollinger Band, indicating na massive yung pagbaba ng kanyang price dito sa downward movement po niya. Sabi naman ni Trader, pwede bang i-long term investing yung DMC, mga moms at pops? Ayan, so nakikita natin na guys, hindi maganda kahit long term itong si DMC kasi po yung price niya is nasa baba ng ating MA100 at napakalayo po ng gap niya. Ayan, so yun po yung nakikita natin kay DMC. Si MWC naman, hawak naman ni AC. Ayan, so nag-down din po siya ng negative 4.79%. So nakita nyo po, related kasi yung mga stocks natin, ha, yung mga mother company nila at yung mga kahati nila doon sa negosyo ng water concessioners sa Pilipinas is nagbagsakan po lahat. Kaya po yung index natin is mapulang mapula po kaninang umaga. Ayan. So, ayan, wala tayong makita maganda kay MWC. Kahit na yung last earnings niya ay medyo maganda na rin siya kasi double digit na rin guys. Oh, 10.99%. Pero in the short term, hanggat hindi po nabibreak yan, hindi po magandang i-trade or mag-invest dito kay MWC. So, antayin po natin mag-consolidate muna yung kanyang mga price at mukhang malalim pa ang mga support niya. So, nandito siya sa 16.55. Yan po yung nakikita natin na next na downward movement nitong si MWC. So, in the short term, hindi po natin makita kung saan mag-move, kung kailan mag-move pataas si MWC.
Ayan, so hanap tayo ng related dito sa public. Nag-sell po ng 10.84 million. Ito mga foreigner sa kanya, lahat ng indicators ay bearish at continue selling po ang mga investors sa kanya. Sabi sa social live feeds, hanap tayo ng related. Ayan, so ito yung mga magkakapatid na ano, ha, stock ng Ayala saka nina Manuel or Pangilinan group. Ayan, boycott na the MBP and Ayala Company. Ayan, so yung din nabasa natin kanina. Okay, so sabi ni Potato Trader, MWC breaking down of the downtrend channel, transitioning to fast downtrend. Ayan, so mukhang mas lalo pang bibilis ang pagbaba daw ni MWC. So guys, yun po yung mga nag-top na stocks dito sa ating review ngayong araw na to. At sana po may napulot kayong mga insights sa mga stocks na hawak natin. Ayan, so salamat po ulit sa inyong panunood at pakikinig.